Sa ating mga Katolikong Pinoy, malapit sa ating puso ang debosyon sa mga religious images at lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa mga santo na hinahangaan natin at hiningian ng panalangin. Pero higit sa mga santo, lalong pinahalagahan natin ang mga bagay na may kinalaman kay Hesukristo. Kung kaya marahil isa sa ating mga pangarap ay ang marating ang lugar kung saan ang ating Panginoon ay pinanganak, naglakbay, nagturo at gumawa ng mga himala. Ang lugar kung saan kanyang tinupad ang kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Ito ay ang bayan ng Israel. Pero mas kilala ito sa tawag na Holy Land sa mga Kristiyano. At ako ay pinalad na marating ang lugar na ito. Tara! Sama na kayo! Sama na kayo! Sama na kayo sa Trip ni Dre! Trip ni Dre, lakad edition sa Holy Land! Welcome to Holy Land! Sa trip na ito, kasama ko ang ilan sa mga pari mula sa Archdiocese of Manila. Sina Father Jojo, Father June, Father Chocho, si Father Rolly, si Father Pat, Father Richard, Father Gilbert, si Father Johnny, Father Knox, at si Father Japs. Kasama din namin ang aming super ate from Catholic Travels, si Ate May. Bago mag-pandemic, taon-taon, umaabot daw sa mahigit 4 milyon ang mga turistang dumarating sa Israel. Siyempre, marami ang gustong makita at lakaran din ang lugar kung saan lumakad si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Alas 10 na ng umaga nang kami ay makalabas sa airport matapos ang mga proseso na kailangang pagdaanan ng lahat ng mga turistang pumapasok ng Israel. Inabot din kami ng mahigit 1 oras ng pag-aantay at pagpila. Finally, nakalabas din. Hi! Siya si Arlette at siya ang aming magiging tour guide dito sa Holy Land. Isa siyang Katolikong Palestino na nakatira sa Bethlehem. Hindi na kami nagsayang panang oras. Pagdating ng Israel, umarangkada na kaagad para simulan ang aming pag-explore sa Holy Land. Finally, nakarating na kami sa Israel. Medyo nandali ng konti sa airport dahil nga sa pag-check ng mga dokumento. Pero alabas naman. Kaya umpisa na kaagad kami. We hit the ground running for our pilgrimage. Mula sa airport ng capital ng Israel, ang Tel Aviv, nagbiyahe na kami pahilaga. Ang aming destinasyon ay ang Nazareth, ang lugar kung saan lumaki si Jesus at ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay, kasama sina Santa Maria at San Jose. Along the way, papunta doon, mayroon na kaming mga sightseeing na ginagawa para talagang lubusin at makilala ang bayan ng Israel. It's the most highest mountain ever in the north part. That's why it is covered with snow for 6 months. At isa sa nakahangang kwento sa amin ng aming tour guide ay tungkol sa pagtanim dito sa Israel.
nasa kabila ng tuyong lupa at halos maladisyertong landscape. Dahil sa kanilang technology, nakapagtanim at palago sila ng mga halamang nakakain at namumunga. Dito nila kinukuha ang malaking bahagi ng supply ng pagkain ng kanilang bansa. Dumaan din kami sa isang historical structure na kung tawagin ay aqueduct. Ito ang aqueduct ng Caesarea. Aqueduct. Ano daw? Tubig pato? Ito ang aqueduct dito po sa Holy Land, no? Ito ang isa sa mga structures na natayo ng mga Romano noong unang panahon pa, no? Ito ay si Herod ang nagpatayo nito. Ang aqueduct ay daluyan ng tubig na ginawa noong unang panahon para magdala ng tubig sa lungsod ng Caesarea. Ipinatayo ito ni Herod the Great bago pa ipinanganak si Jesus. Kinailangan daw noon ng dagdag na supply ng tubig ang lumalaking lungsod ng Caesarea. Kaya ipinatayo ang aqueduct na ito. Mula sa bukal na 10 kilometro ang layo, ang pinagagalingan ng tubig papunta ng Caesarea. Wala pa kasing Manila o nawasa noon. Kaya aqueduct ang gamit nila. Mula Caesarea, binaybay namin ang highway malapit sa dalampasigan ng Dagat Mediterranean hanggang marating namin ang lugar kung saan kami magtatanghalian, ang Haifa, isang maunlad na lungsod sa hilaga ng Israel. Ang Haifa ay isa sa pinakamahalaking syudad sa bansa ng Israel at isa rin daw sa pinakamaraming tao. Dito mayroong malaking pier kung saan dumadaong ang mga barkong naglalayag sa Mediterranean Sea. At ang lungsod na ito ay nasa paanan lang ng sikat na bundok na Mount Carmel. Dito kami sa Haifa tumikim ng bago sa panlasang mga pagkain ng Israel. Ito po, naglaad-laad po tayo dito po sa they call this street German Colonial. At kita nyo, lala pong mga face mask ng mga tao dito. Gaya po ni Father Richard, Father Jojo. Kita nyo po, no more face mask. Wala mga face mask ng mga tao dito. Pagkatapos ang masarap at malasang Israeli lunch, umakyat kami papunta sa Mount Carmel para puntahan ang isang sikat na monasteryo ng mga discalced Carmelites. Ito ang Stella Maris Monastery. Nasa monasteryong ito ang kuweba kung saan ang kailang propeta sa Old Testament na si Prophet Elijah ay tumira. Ang monasteryo rin ito ay ang sentro ng Carmelite spirituality sa buong mundo. Ang aming huling stopover bago marating ang Nazareth ay ang Cana. Tama! Ito ang kailang lugar kung saan ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala. Ang tubig ay naging alak sa isang kasalan sa pakiusap ng kanyang inang si Maria. Ito po yung church sa wedding at Cana. Dito kami nagmisa at mayroong mga nakisabay sa amin na mga pilgrims from India. Sa mga nagpipilgrimage na mag-asawa sa Holy Land, by tradition and significance of the place, dito nila ginagawa ang renewal of marriage vows. Dito muli sila nagpapalitan ng kailang matamis na I do. After ng Mass, nilibot namin ang ilalim ng simbahan kung saan matagpuan ang maliit na museum na may mga artifacts, kabilang ang isang malaking tapayan na pinaniniwala ang isa sa mga pinaglagyan ng tubig na ginawang alak ni Jesus. Nakapaligid naman sa simbahan ay mga tindahan ng souvenirs. At syempre, kasama doon ay alak. Finally,
after ng non-stop na biyahe mula pa sa Pilipinas. Nag-eroplano, nag-bus, at ilang oras ding paglalakad. Narating na namin ang bayan ni Jesus. Ang bayan ng Nazareth. Dito kami tumuloy sa isang hotel na malapit lang sa mga lugar na pupuntahan namin bukas. Mga lugar na tiyak pinuntahan ni Jesus nung kanyang kabataan. Dito kami magstay sa Golden Crown Hotel. In the meantime, maghahapon na muna, then magpapahinga na. Dre, may ka pa? Sana lang, hindi ako humilik dahil sa pagod, kundi lagot si Father Richard, ang kasama kong pari sa kwarto. O kaya, kung siya naman ang humilik, ha, may the best hiliker wins. In any case, good luck sa aming dalawa. Pahinga muna.